Magpapatupad ng enhanced community quarantine sa Senado kasunod ng panawagan ng frontliners. Pero may mga ilang-ilang papayagan pumasok bukas para sa pagdinig tungkol sa mga anomalya sa PhilHealth. Magbabalita si Marie Ann Los Baños. Kung ang Metro Manila at ilang kalapit na probinsya ibinalik sa modified enhanced community quarantine, mas mahigpit sa Senado kung saan magpapatupad ng ECQ. Bilang tugon sa pakiusap ng medical frontliners na huwag luwagan ang lockdown para makapag-time out naman sila. Kaya simula sa August 4 hanggang 18, work from home na ang Senate Secretariat at staff ng mga senador. I have been receiving already the calls and the proposals from the health sector, the medical and health professionals. So I thought it best that to show our concern, to show our support to our frontliners. Hindi naman daw labag sa batas ang ipatutupad na Senate ECQ dahil hindi sila mag-a-adjourn. Isususpend lang ang sesyon ngayong araw para pwede pa rin silang magsesyon anumang oras na kailanganin. Kahit naka-lockdown na ang Senado, tuloy pa rin bukas ang pagdinig ng Committee of the Whole kaugnay sa di umano'y malawak ang korupsyon sa loob ng PhilHealth. Maging ang bi-committee para sa bayanihan to recover as one act, tuloy din dahil kailangan daw ito sa pagresponde sa COVID-19 crisis. Gusto raw ni Soto na present ang top officials ng PhilHealth, gaya ni retired General Ricardo Morales at mga witnesses o whistleblowers sa nasabing pagdinig. Ilan sa mga naimbitahang witnesses ay sina PhilHealth former anti-legal fraud officer Attorney Thorson Keith, former head executive assistant Etro Balaborte at kasalukuyang board member na si Alejandro Cabading. They will testify kung ano yung alam nila, personal knowledge, pati yung knowledge nila sa mga dokumento. Tatlo yung major issues that will be tackled, ano? Primarily yung IRM, yung interim reimbursement mechanism, tapos yung financial statement nila na ma-manipulate. And third, of course, yung procurement, especially yung ICT equipment na merong overpricing. Ilan pa sa bubusisiin ng mga senador ay di umanong issue sa agarang pagbibigay ng pondo ng ahensya sa mga ospital sa Bicol at Region 8 kahit wala raw silang request at kaunti lang ang COVID cases. Disidido rin daw silang malaman kung may sindikato bang kumukontrol sa ahensya. Samantala, nilinaw ni Senadora Cynthia Villar na kaya hindi siya pabor na magbalik sa ECQ ang Metro Manila ay dahil sa negatibong epekto nito sa ekonomiya. Matatandaan kasing nabatiko siya dahil tila insensitive daw siya sa sentimiento ng frontliners. Pagdating naman sa pagsisipag sa trabaho, hindi lang daw para sa health workers ang kanyang payo kundi para sa lahat ng tumutugon sa pandemya. Para sa 1PH, Marie Ann Los Baños, News 5.